that little mouse, cause I'm an albatross. The most lesson we can take from this pandemic is maging responsableng tao, maging masaya lang, dapat kahit anong mang kinakaharap ng ating mundo, kailangan dapat happy lang. Natutunan ko din mag-adapt sa ganitong sitwasyon na palagi sa bahay ganun. At kahit pandemic mapapadama mo pa din yung love and care mo sa pamilya mo, sa family mo and sa friends ganun. Yun lang. So ang pinakamaganda kong pinakamahalaga kong natutunan sa pandemic ay never lose hope. Kasi kapag sa pandemic na tayo, nakakulong lang tayo sa bahay. Tapos naubusan na tayo ng activities na gagawin. Tapos hindi natin alam kung kailan matatapos 'to. So kaya napapasok yan si anxiety. So, nakakatok yan sa utak mo si anxiety. Tapos iisipin yan. So, pag inisip mo yan si anxiety, kakainin yan. So, naisip ko, ano kaya pagka hindi ko inisip si anxiety? Hindi naman makakatulong yun, di ba? So ayan, ang inisip ko is huwag isipin si anxiety, tapos mag-pray, huwag mawala ng pag-asa. Yun lang. Kasi kaya naman natin ito eh. Magtutulungan na tayong lahat. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang isishare ko sa inyo ngayon ay tungkol sa the most important lessons we can take from this pandemic. Una-una kong natutunan ngayong pandemic, yung dapat binuboost at saka minemaintain natin yung different aspects ng buhay natin. Unang-una dyan yung social. Importante yon. Bakit? Kasi yung communication natin sa malalapit sa buhay natin, lalo na ng mga kaibigan natin, sa kanila tayo umugot ng motivation at saka ng inspirations. Kung sakali man na down ka at saka malungkot ka, syempre sila yung magpapasaya sa atin. At saka dapat kinakamusta natin yung mga tao na hindi natin masyado nakakausap. Kasi alam mo yun, sa simpleng pangangamusta, iisipin nung taong kinamusta mo na, ay, naalala pala ako nito. So, napapadama mo yung care tsaka yung love sa kanila sa simpleng pangangamusta lang. Pangalawa at pangatlo, yung mental and emotional state mo, dapat minimaintain mo din. Hindi pwedeng nag-focus ka lang sa mga bagay na iniisip mo, yung puro negatives. Dapat positive lang. Kasi naapektuhan yung emotional state mo kapag, di ba, positive yung mindset mo, yung emotional state mo, masaya ka, di ba? Kapag naman kung ano yung iniisip mo, yung emotion mo is naapektuhan. Pwedeng nag-worry ka, balisa ka, ganun, nakatulala ka lang sa gilid. So, may epekto yun. Pang-apat is yung physical, which is dapat kumakain ka sa tama. Yung diet mo dapat balance lang. Hindi ka kumakain ng marami. Hindi ka rin naman, hindi ka na halos kumakain. Kailangan mo sustansya lang yung kakainin mo. Yung stretching, exercise, dapat nagagawa mo yun para i-maintain yung physical. Yung pinakauli, dapat nabuboost mo rin yung spiritual aspects mo. Bakit? Kasi makakatulong yun para ma-motivate ka na, lalo na pag may mga time na down ka, ma-motivate ka na ma-overcome yung mga problema mo. So, ayun yung mga natutunan ko ngayong pandemic na dapat i-maintain yung physical, emotional, mental, social, spiritual. Tsaka, kung isa man dun yung hindi mo ma-maintain o hindi
balance, lahat yun apektado. So, kailangan maintain natin lahat. Yun lang, maging responsable, tsaka magkaroon ng disiplina sa sarili. Mahalin mo yung sarili mo ngayong pandemic. So, ayun, what is the most important lesson that we can take from this pandemic? Para sa akin, yung kalusugan, mahalaga talaga na hindi natin pabayaan yung kalusugan natin. Lalo na ngayon, may pandemya, kaya ganun, dapat ingatan natin. And of course, ang pag-aaral ay kailangan ng sipag at tiyaga. Pagbabasa ay napakahalaga. Ang puro mamaya ay hindi maganda hanggat may oras at panahon kumilos at gumawa ng mga gawain para hindi din malilate sa mga lesson. Yun lang po. Isa sa mga pinakamagandang natutunan natin nitong pandemic is yung kung paano pahalagahan yung oras sa buhay natin, sa mga masayang panahon. Kasi diba sabi nga nila, YOLO, you only live once, kaya kailangan maging masaya tayo, diba? At isa rin sa maganda na natutunan natin, itong pandemic, ito syempre, coronavirus, napagdaanan ng maraming tao. At sa atin din, kahit hindi pa tayo natamaan nun, isa ito sa maging lesson sa atin na kung paano alagaan pa yung health natin. Of course, diba? Kasi okay lang kahit wala kang pera, basta mahalaga, maayos yung health mo. Kasi mahirap na sa panahon ngayon, diba? Kahit konting sakit mo lang, hindi ka nakatanggapin sa ospital kasi wala kang pera, diba? At para sa akin, isa rin sa magandang natutunan mo, this pandemic, is you will treasure the earth in the way na kung paano pangalagaan, kasi di ba marami na nagbago sa earth after ng pandemic, like naging okay yung ozone layer, yung atmosphere natin, konti na lang yung nagiging yung nakukuhang pollution, di ba? Kaya ayun, pangalagaan din natin yung earth din natin. Isa yung sa pinakamagandang lesson na makukuha natin sa buhay natin this pandemic.